Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po si Aling Marie, dahil akin pa pong ina-arrange yung aking StreamYard, kung kaya't nag-vlog muna lang po ako, no? Gusto ko lang po ibalita sa inyo itong ating narinig at napanood, no? Na nakahanap po ng paraan o ng dahilan si BBM para hindi sumuporta sa pagpunta dito ng ICC. Inalalabas po ni Marcos na yun daw pagkakalaya ni Attorney Leila De Lima ay legit at yan ay dito naresolba sa Pilipinas. So, meaning to say na ang gustong ipaalam ni Marcos at gustong ipamukha sa mga biktima ng war on drugs na kayang lutasin dito yung kanilang reklamo at hindi nakakailanganin ng ICC. Dahil, yun nga daw kay Attorney Lil De Lima ay nalutas na dito. So, yun na po yung isang dahilan kung bakit si Attorney Leila ay talagang granted yung kanyang kalayaan ay upang magamit din ng taga-gobyerno para hindi na makapasok ang ICC dito at wala nga raw jurisdiction at meron nga daw tayong batas at may korte rin tayo na dapat lumutas. Pero ang tanong po dito ay ganito, paano po yung mga kawawang namatayan, biktima ng war on drugs, na walang pera at nalipasan na ng panahon, na kung iisipin sa paglilites ay napakarami pong kailangang ebidensya na isusumite. Hindi po ba't nakakatakot din ito sa mga biktima ng war on drugs, sa pamilya nila, na makakaharap nila sa korte ang mga Duterte? Hindi po ba delikado ang mga buhay nila? Alam naman natin ngayon na sa panahon ngayon, kapag ikaw ay nasa tama at ang kalaban mo'y politiko, patay na lang ng patay. Tapos ang laban. Ganon, di po ba? So, di nyo po ba nakikita na yun ngang mga pwedeng mag-witness sa mga katarantaduhan ng mga namamahala ay pinapatay na lang? Eh di lalo na po itong maliliit natin na magkakaso regarding sa war on drugs sa mga Duterte. Di po ba ay kaawa-awa at nakakatakot para sa kanila ring buhay? Kung kaya't hindi na natin mapapagkatiwalaan kung ang korte po ng Pilipinas ay nakapagpalaya kay Attorney Leila De Lima. No comment tayo dyan. Wala po talagang kasalanan si Attorney Leila De Lima kung kaya't siya ay nakalaya. And pwede naman pong pagkatiwalaan ang ating mga korte at ang ating mga judge kung paisa-isa lang ang kakasuhan. Pero kung ilan libo ang pinatay sa war on drugs, paano malulutas ang lahat ng yan? Baka po, wala na ang idinidemanda ay hindi pa tapos at hindi pa nabibigyan ng hustisya ang mga namatayan. Di po ba'y kawawa naman at napakahirap ng kanilang sitwasyon? Eh kung sa ICC po, ang tutukuyin lang talaga dito ay ang promotor, ang merong kagagawan, ang nag-utos at ang mga nagpagawa. Di po ba? Sa mga pagpatay. Eh, dito sa atin, di ka pwede magdemanda kung wala kang pera. Lalo na kung makapangyarihan ang ididemanda mo. Kita nyo nga si Kuya Percy Lapid pinatay. Hanggang ngayon, walang nakukulong. Kung may nakulong man, yun yung mga ginamit sa pagpatay. Di po ba? Tingnan nyo po, nasan si Kibuloy? Diba hanggang ngayon hindi nadadampot? Nasan ang hustisya natin na tinatawag? Pag sila may kasalanan, pag tinaguan ng ating hustisya, wala na. Dahil si Attorney Leila De Lima ay ikinulong,
harapan na hinaharap niya. Matapang na hinaharap niya ang lahat ng akusasyon sa kanya. Napatunayan niya ang sarili niya na wala siyang pagkakasala. Hindi dapat ito iparehas sa kaso ng War on Drugs, ang kaso ni Attorney Leila De Lima. Ngayon, dapat harapin talaga ni Duterte at nina Bato ang kaso nila sa ICC. Sapagkat yan ay nakasampa na. Kung si Attorney Leila De Lima ay maghahabol sa ginawang perwisyo sa kanya ng mga Duterte, pwede yon dito lang. Unang-una, abogado rin si Attorney Leila De Lima. Pangalawa, hinawakan niya rin ang DOJ. Pangatlo, matapang at may kapangyarihan din si Attorney Leila De Lima na lalaban sa mga Duterte. At ang last, solo-solo lang ang laban, hindi isang damakmak. Yun lang po, mga kapatid. Kaya po, yan na naman ang kanilang ginagamit ngayon para hindi suportahan ng ICC sa pagpasok dito sa ating bansa. Kaya malakas ang loob ni Bato de la Rosa na hindi haharap sa patawag ng mga biktima sa Senate hearing. Yun po ang aking maipaparating sa inyo, mga kapatid. Kayo na po ang bahalang humatol o humusga o mag-analisa o magbigay ng opinyon sa ating mga inihayag. Maraming salamat, mga kapatid. Kasi yun po yung na-analisa ko sa ibig sabihin ni Marcos na itinutulad niya ang kaso ni Attorney Leila De Lima na nalutas dito. Kaya't hindi na kailangan ang ICC sapagkat iniisip siguro niya na kung nalutas ang kaso ni Attorney Leila De Lima ay malulutas na rin ang War on Drugs dito. Malabo po yan sapagkat makwarta, tuso at mamamatay tao ang makakaharap ng mga biktima. Salamat po, mga kapatid. Thank you and magandang gabi po. Okay po.